inilapat tayong magtiis, inilapat tayong gumawa ng mabuti, huwag magtanim ng galit, huwag magselos, huwag maingit, pati damdamin natin nilalapatan ng utos. Yung ating buong pagkatao, may nakalapat na utos dyan mula ulo hanggang paa. Pati ang ating damdamin meron, pati ang isip natin nilapatan ng utos. Huwag kang mag-isip ng masama, huwag kang kakathan ng masama. Diba? Pagka yun ang magiging factor ng ating buhay, na di ka nag-iisip ng masama, hindi ka nagpaplano ng masama, wala kang masamang kalooban sa kapatid, nakahanda kang magpatawad, ibig sabihin, pag ganun ang buhay mo, wala ka ng problema. Di ba ganun, mga kapatid? Ano? At yun ang isang masarap na klase ng buhay na ikabubuhay natin. Pagsagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami lalamig. Magbantay kayo, mga kapatid. Huwag niyong pabayaan yung ating naramdaman pag-ibig sa umpisa ay lumamig. Merong mga lalamig, huwag kayong pumayag na lumamig. Habang palapit ng palapit ang pagbabalik ng Panginoon, mga kapatid, pag-igtingin natin ang pag-ibig. Lagi kong nasasabi, salamat po, Panginoon. Nararamdaman ko pa yung ligaya na mapagod, magbiyahe, malipasan ng puto. At utang na loob natin kasi sa Diyos, mga kapatid, na makaramdam tayo ng ligaya sa kahirapan natin samantalang tayo naglilingkod sa Kanya. Yung damdamin na yun, utang natin sa Diyos yun. Nahihirapan na tayo, maligaya pa rin tayo. Ang pakiusap ko sa Panginoon, sana yung ligaya na yun manatili na nararamdaman ko. Maligaya ako pag may naliliwanagan, pag mayroong kapatid na nawawala ang duda, pag mayroong kapatid na tumitibay, pag mayroong kapatid na nakikita kong sumisigla, ligaya ako noon. Dagdagan natin, mga kapatid, ang pag-iibigan natin. Magpatawaran tayo, mag-unawaan tayo, ang mag-asawa, magparayaan, huwag away ng away, ang magmamagulang, ang magkakapatid, ang magkakaibigan. Manatili tayong nagtitiis, tiisin natin ang kalikuan, pumayag na tayong madaya, kung paminsan-minsan, maliit na bagay, umayag na tayo, magparaya na tayo, at paigtingin natin ang pag-ibig kasi ang hula sa Biblia, kaya ipinagpauna para wag maganap sa atin. Sabi sa hula, pagsagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Wag na wang mangyari. Yan ang mga palatandaan na ipinagpapauna ng Biblia na kung saan na tayong panahon. Walang duda, nasa panahon tayo ng mga huling araw. Pero ang mabuting balita, may hulang magaganap sa mga huling araw. Itatatag ng Diyos ang kanyang bayan, magsikap tayong manatili sa bayan ng Diyos hanggang sa katapusan, mga kapatid. Huwag tayong aatras, walang atrasan, walang iwanan. Mga kapatid, walang iwanan. Sinasabi ng Diyos sa atin, o mga anak, handa na kayo. Mga huling araw na yan. Kaya nakikita nyo na yung mga hula na yan, mga huling araw na yan, handa na kayo. Hindi nyo nalalaman kung kailan ang pagparito ng Panginoon ng bahay. Kung sa hapon, kung sa ating gabi, o sa pagtilaog ng manok, o sa umaga. Baka kung biglang pumarito, marat ng kayong nangatutulog. Yan ang pinakamasaklap, mga kapatid. Tayo tulog sa katwiran. Dapat lagi tayong gising.
lagi tayong aktibo, lagi tayong dumadalo, lagi tayong nagmamahal, lagi nananatili pag-ibig, lagi kang mahal ang asawa mo, pinagmamalasakit mo, pamilya mo, huwag kayong mag-aaway, huwag kayong magsasamaan ang loob, magtatanim ng galit. Lahat ng mga pinapaalala sa atin ng Diyos, pagka nakita na natin ang mga bagay na mga palatandaan, huwag ka malulungkot, huwag ka matatakot, kapatid. Magsitingin kayo, magmasit kayo, mag-aral kayo, mag-meditate kayo. At huwag ka matakot, itaas ninyo ang inyong mga ulo sapagkat malapit na ang pagkatubos ninyo. Amen. Nakita nyo na, taas nyo ang ulo nyo, malapit na. Mga kapatid, handa na kayo. Handa na tayo, handa tayo. Huwag na tayo mag-aksaya ng panahon. Gumawa tayo ng lalong higit kaysa sa ating dating gawain. Magpakasigla tayo at samahan nawa tayo ng Panginoon.